pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pamamahala ng isang dairy farm. Ano mga dapat gawin para maging maayos ang produksyon ng mga gatas ng mga baka? Pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ating makakasama ay galing pa po ng Butuan City. Siya po ang owner ng Country Fields Agri at siya nga po ay graduate ng BS Agriculture Major in Agricultural Economics and sa ang kanilang farm po ay may MC2 Animal Production for Swine and Poultry. Ang makakasama po natin si Sir Oligario Jun Ayensa. Sir Jun, hello po! Hello, good morning! From Butuan City, a very pleasant morning sa lahat na nakikinig sa Agree Tayo Dyan. Agree. Yes po. Sir, ang ating pag-uusapan ngayon, ayan na, sa iyong gilid, ay mga baka. At ito nga po, hindi simpleng baka, pag-uusapan natin ang mga dairy cows. So, sir, paano natin ito ginagawa? At ang lugar niyo, Butuan, gano'ng kaluwang yan? Paano kayo nagsimula? Nagsimula ito sa hilig sa hayop eh. I started with dairy goats meron tayong opportunity to get cows from the National Dairy Authority, dalawa. And they are imported cows actually from Australia, no? Hindi siya native cows ng Philippines, kundi dairy cows talaga yung lahi. And that started my journey dito sa dairy industry. Nung nanganak na, ginatasan natin, ay meron tayong gatas, nagpo-process tayo, ganun. And it becomes history already. And okay. Until now. Sir, anong breed ng ano yan? From New Zealand? New Zealand and Australia, no? They are Holstein-based na mga breed. Ang from the Australia, may Holstein sa Hiwal. Kasi tropical country nga tayo. Opo. Pero yung mga temperate breeds natin is meron tayong Holstein Jersey from New Zealand. Opo. Sir, sabi mo kanina nag-start ka sa dalawa tapos ng anak. At nakwento mo nga sa akin ngayon ay 12 na sila. Yes, marami na sila ngayon. Puro babae at saka halos buntis lahat. Mm-mm. And then there will be a season for calving and then it will start another season for, you know, lactation. Mm-mm. So, ang mga lalaki, binibenta natin siya for either for breeding purposes ng ibang farm or for meat purposes sa kanila. And we just retain ng mga babae to focus really on dairy. Opo. Kasi, di ba, pagka in-award ka ng baka, ng National Dairy, parang paluwal yan, ibibigay nila sa'yo. Yes, oo. So, sir, sa'yo nangyari is 2 baka. Oo. Ano ang terms nun? Ang sisoli natin is actually yung in-kind na buntis din na baka. So, parang so it will be passed on to another farmer. So, ganyan yung magiging scheme, ano? So that ang dairy industry ay ma-develop talaga sa isang lugar. And Caraga is, I think, one of the last dairy region na nailagay sa map ng National Dairy Authority. Saka ng PCC kasi mahina talaga nung una kasi we're just
started to be an agricultural region mula nung nahiwala yung region from the Northern Mindanao. So we're just young region, and then ngayon we started with the dairy industry already. Opo. So sa 12 na yon, paano kayo nagsaselect kung alin dito yung kukunin ko for the milking? Ah, oo. Actually, genetics talaga eh. Kung galing sa labas, eh dapat dalawa yun. Genetics at saka yung physiological na ano niya, na characteristics ng baka. So, meron siyang, like for example, sa genetics dapat meron siyang Holstein-based na mga, or Jersey-based na mga lahi. At saka yung sa physical na ano niya, nakakatayuan ng hayop is maganda for may tinitindig. Tinitignan agad yung tindig. Oo. At saka yung conformation ng body, yun. Tinitignan talaga natin yan. Pag nanganak ba yung baka, ilan usually? May chance ba nagdadalawa? Tatlo? Meron eh. Pero bihira yung twinnings. Kadalasan isa lang. And then it's not desirable to have twin na lalaki at babae, kasi may mga cases dyan ng mga infertility, like the vets called it the free Martin, ano? Free Martin. Yes, yung lalaki yata hindi pwedeng gawing barako. Oh. And baka ang babae ay infertile, hindi siya pwedeng magbuntis. So alam na mga vets yan na kung mag-twinning siya na lalaki babae sa kalalaki. Oo. Kung babae at babae, okay lang yan. So parang ano, pagka babae sa kalalaki, yogi ka na agad. For meat na lang talaga 'yon. Pwede. So yan, kadalasan isa lang ang anak nun. Pero kung may twins na puro babae, mas maganda 'yon. Pero kailangan alagaan talaga 'yan, because twins kasi kailangan din ng maraming, you know, gatas, pag-alaga. Ano yung, sir, pagka panganak, syempre, inom yun ng gatas sa nanay. Paano, and ang business mo is dairy. Mm-hmm. Paano yun? Paano ang arrangement natin doon? Gano'ng katagal lang sila magbe-breastfeed? Or, yung iba kasi na na-interview namin, kinukuha na lang yung gatas and tinitransfer nyo sa bottle. Hindi na talaga pinapadedy doon sa nanay. Ganon din ba yung practice nyo? Totoo yan. Dapat pag panganak kagad, ihiwalay na natin yung mga calves. Kasi it will have a detrimental effect doon sa mamariglant ng nanay. Mm-mm. Pag nagde-dede sila, eh, baka magpo-promote yun ng tinatawag na mechanical mastitis. Going into clinical mastitis. So, pagka anak, ihiwalay ka agad, ilagay doon sa calf barn, tapos i-harvest yung, i-collect yung colostrum, the first milk ng nanay, tapos ipapainom doon sa calves, yung bagong panganak. And then, ino-compute yun yung daily consumption ng isang calf. Mm. So, technically, mga 4 liters to 5 liters a day. Oh, malakas pala. Oo, malakas yun. So, in 10 days time, halos colostral milk pa yun. Hindi pa yun pwede process. But, pag mawala na yun, matesting natin na good quality milk na for processing, pwede natin siyang i-collect for processing. And then, like for example, 20 liters a day yung makuha natin sa isang baka, ang 4 liters a day nun to 5, bibigay natin sa calf. Then, yung 15 liters pupunta dun sa planta. Yan. Gano'ng katagal from nanganak, gano'ng katagal ang gatas, ang pagbibigay ng gatas po ng baka? Well, lactation period, technically or theoretically, kaya ang 300 days a year. Isa lang dyan is management, feeding, nutritional requirements ng dam or inahin. So that while nagbuntis siya, kasi pwede na siyang buntisin eh. Pwede na siyang i-go into artificial insemination mga 2 to 3 months after ng calving. So that yung calving interval is medyo hindi siya mahaba. Ay, nasa 14 months lang. So, technically, mga 300 days.
Kaya lang, minsan, sa mga household, even sa akin, eh medyo challenge talaga yung pagkain. So, nagda-dry off siya ng mga 260 to 70 days, ganun. So, sayang yung 30 days. Pero kung nasa barn siya, tapos nasa, lalo na silage ang pagkain, tsaka TMR, yung tinatawag na total mix ratio, tapos computed lahat, it can go as high as 300 days. 300 days. Parang isa buong taon. Nagagatas ka. And then, the dam will just like have 2 to 3 months. Magre-rest yun na walang hindi ginagatas. Opo, hindi bibigay. And, kasi binuntis na natin siya 2 months to 3 months after calving. Then, mag-rest lang siya ng mga another ng 2 months, then gagatasan na naman siya ulit kasi mga nganak din naman. Opo. So, dapat ganun continue. Nabanggit mo kanina, mahirap yung pakain. Ano ba sa inyo, sir? Grazing or ano? Zero grazing? Actually, combination tayo eh. Kasi hindi ko kaya din na mag-zero grazing kasi hindi ako mechanized. I'm just a smallholder farmer. Meron tayong mga paddocks na dinedevelop na naka-electric fence at saka tinatom na ng mga improved grasses. And then doon sa feed, doon sa calf barn, o no, doon sa cow shed nila, eh meron ding mga pinapakain din natin sila ng silage at saka iba't ibang mga pagkain doon. Lalo na tag-ulan, ano? Opo. So, na hindi sila pwedeng mag-grazing. So, mas maganda din yung nag-grazing, kaya lang, ang challenge doon is hindi masyadong mataas yung production ng gatas kasi yung energy nila nasa, ano, mayu-use up. So, there's going to be a balance, no, between feeding program and milk production. Oh, akala ko mas maganda nag-graze kasi tawag dito, may exercise sila. Yung energy na babawasan. Oo, actually, dapat yung energy na yun goes to the milk production. Mm-mm. Kaya lang, na-use up nila kasi masyadong lumalakad-lakad sila. So, opo. The time na may-use up yun, instead na it will go into milk production, it will just go into... Pero, yung combination lang na maganda din, na lalo na yung tag-init, dapat hindi masyado silang makababad sa init. So, parang ganun. It's just, it's going to be a management decision. Ano po? Parang balance lang. Kailangan talaga balance. Balance natin. Tapos, sir, ano ba? Kayo din ba? Meron kasi kami mga nakakausap dito. Nagtatanim sila ng kanilang mga damo. Oo. Ganun din ang practice. Ganun din ang practice talaga. Lalo na sa mga paddocks. Ano, yung tawag namin paddocks. Na isang, yung kahon-kahon na. Mm-mm. Doon sila nag-grazing. So, may mga improved grasses talaga for ruminants. If I may, ang mga klase ngayon ng damo, eh, may mga guinea grass. Ay, may mga improved grasses like mulato. Mulato, it's yes. It's an improved kind of signal grass and mombasa, it's a guinea grass. Pero yung parang pang silage talaga, ay may mga malalaking na pier na rin. Like makchong. At saka maganda talaga kung mayroong corn silage. Yung mga ganun. Kita ko kasi grass-fed ang inyong mga cow. Walang mga, tawag dito, feeds. Meron din silang concentrates na binibigay kada hapon. Kung meron din silang, nandun sila sa cow shed, eh, pinapakain natin sila ng silage na may concentrates. Ang tawag nyo is total mix ratio na. So, pag nag-grazing sila, lalo na kung ginagatasan na, doon na rin binibigyan sila ng concentrate. Parang pang-boost. Dun sa pag-gatas. And it actually promotes nung growth din ng bacteria sa at saka yung mga microorganisms sa ilalim ng digestive system. Kasi sila yung nagbe-breakdown doon ng ano ng fibrous material and other nutrients, protein to amino acid. So, yes. Sila yun. Pagkain,
Ang sa akin nga, hindi ko pinapakain yung baka. Pinapakain ko yung microbes sa ilalim ng digestive system. Kasi sila yung katulong doon talaga sa digestion ng nutrients. Ang sabi mo kanina, cow shed tapos barn. Magkaiba ba yun? Ay, hindi. Ano yung mga structure ba yung kailangan natin i-ready pagka gusto natin ng ganyang klaseng business? Ano, ang barn at saka cow shed isa lang 'yun, pero dapat kasi after that may milking parlor ka. Doon mo ginagatasan. Doon mo ginagatasan ang baka. After nung kasi ang cow shed doon sila nagpapahinga, doon tayo nagpapakain. And then kung gagatasan na natin every morning at saka kung dalawang beses isang araw, the afternoon doon natin dinadala sa milking parlor. Paano ang design ng inyong ano cow barn? Kasi 'di ba kailangan pag ang alam ko pag buntis ihiwalay natin. Tama ba, sir? Dapat ang mga buntis ihiwalay 'yon. At saka hindi masyadong crowded, ano? Then sa gitna doon is yung feeding alley. Doon natin nilalagay yung mga pagkain. Every compartment ng cow shed ay may sariling water system at saka water through para 24/7 meron silang supply ng water. Sa water system nyo, sir, ano to? Tuloy-tuloy na patubig o manual na i-drain natin? Ano siya eh, naka-deep well ako, so manual siya. Kung sa ngayon, na kung wala ng tubig, tinitingnan na lang. Tapos nilalagyan ng tubig sa grid. May faucet siya doon. Kasi parang yung iba pagka right. Yung mga bakterya nasa tubig, yun ang ano, parang nagkakos ng sakit po sa ating mga alagang baka. Yung iba tubig, yung iba nasa damo naman. Tama yun. Paano niyo po ito naiiwasan, sir? Yung ano, yung tubig, yung contamination? Yes, contamination po sa tubig. And then yung mga bacteria po na nakukuha ng ating mga baka pagdating naman po sa pagkain. Oo. Ang ano dun, dapat yung mga pagkain, lalo na sa feeds, na hindi siya talagang fresh siya, ano, na binibigay natin sa kanila. At saka yung silage, once makuha mo na yun sa heap, yung mismo sa silo, dapat i-offer na kaagad yun na hindi na siya dadaan sa isang process na may oxygen. Kasi anaerobic process yung fermentation dun eh. Lactic acid bacteria ang nandun sa heap, ano, sa silo. So pag ginuha natin yun, dapat hindi na siya ma-expose so that there will be no molds na mag-grow na magpo-promote ng production ng aflatoxin. So kailangan maubos kagad nila yon. At saka yung sa tubig, dapat i-drain yung tira-tira para hindi siya pa mumugara ng lamok. At saka yung growth nga ng like E. coli. At saka iba't ibang mga harmful organism para sa kanila. Yes. Kaya na pag-usapan na natin yung sa management ng ating mga alaga bago tayo pumasok sa mismong actual na paggagatas. Ito yung maganda at interesting na topic. So sa ating paggagatas, ano ba yung ginagawa natin? Paano ito pinoproseso? Well, nung una kasi, we are just doing hand milking. Hand milking? Pero, yung manong-manong ginaganon. Oo, manong-manong natin. Pero we are observing ng good milking practices. Lalo na sa sanitation ng mga containers, sanitation ng kamay ng tao, at saka sanitation ng teeth, at saka teeth ng baka bago siya i-collect. So, ang ano dyan, ang protocol dyan, pag actually ang ginagamit naming sanitizer is just the so commercial bleach, ano? Yung mga commercial bleach, at saka meron lang siyang concentration na hindi masyadong matapang. Saka hindi din siya ano, tamang-tama lang ang concentration ng sodium hypochlorite, no? Kino-compute 'yan. So 'yun yung sanitizer for the containers. Sanitizer doon din sa mga cloth na ginagamit sa pangpunas at saka yung strainers ng gatas.
bago din gagatasan ay sasabunan yung dede ano, yung teeth mismo. Then after that, pupunasan siya ng na-sanitize na cloth, tapos i-squirt natin ng tatlong beses para yung lumang gatas ilalabas. Tumabas, tapos gagatas na tayo ng manual. So, nung medyo madami na, naglima na, hindi nakakayanin eh. Mm-hmm. So, it's good that I was also given the opportunity by the Department of Agriculture in Caraga through their livestock production ano po, program. Binigyan nila ako ng milking machine. Oh. So, yung milking machine, ganun din, meron din siyang good milking practices at saka lilinisin yung buong makina bago gamitin. So at least hindi na yung manual. Ang gagawin, ilalagay na lang yung mga teat caps doon sa teat, tapos i-on mo yung compressor noon, tapos may pulsator yung ano eh, parang nag-hand milking din, tapos yung gatas pupunta doon sa bucket. Sir, pagka manual, gano'ng katagal yon sa isang baka? Well, depende sa tao, pero average niyan, siguro sa isang baka, nasa, dapat kasi, may science yan eh. Mm. Ang tawag namin dyan is milk let down. Milk let down. So, mula nung mailagay mo siya doon sa milking parlor, at saka mula nung maglinis ka, ang nasa utak noon ng baka, ay gagatasan na siya. Mm-hmm. Ay meron na siyang magsisikrit na siya ngayon ng maraming hormone. Mm-hmm. Ang tawag ng oxytocin hormone. So, ang oxytocin is actually nagpo-promote ng milk letdown. 10 minutes lang yan. Ang window niyan. Oh. Dapat in 10 minutes time, tapos ka na mag-gatas. After that, i-hold na niya yun. Lalo na kung medyo ano siya, nai-stress na. So, dapat the window for the milk return is only 10 minutes. So, kailangan pala mabilis yung nag-gagatas. Hindi siya aabot ng 10 minutes. Tama ba, sir? Hindi siya lalagpas ng 10 minutes pagka kinuha niya yung gatas. Dapat paglinis ka agad. Ano yan? Mabilis. Tapos, in, say for example, in 10 minutes time, mga 3 minutes yung paglinis mo, 7 minutes, 6 to 7 minutes yung pagganan mo. Yung pagkuha ng gata. So, dapat mabilis. Nung nagkaroon na kayo ng milking machine, gano'n na lang kabilis ay yung pagkuha ng gatas? Well, significantly, ano yan? Significantly, mabilis at saka bumaba yung milking time. So, yung isang baka, naabutin kami ng almost 20 minutes kasi eh. So, wala ka na sa milk let down nun. Yung window na yon. So, ngayon, nakukuha natin yan. 10 minutes. Sa 12 mong baka, sir, ilan ang active sa pagbibigay ng ngayon, gatas? Mga 5 to 6, ganyan. Tapos, sa continuous na yan. Diba, buntis kasi. Sir, mag-break lang tayo tapos tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan tungkol po sa paggagatas ng baka. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan tungkol sa dairy farming. Kasama pa rin po natin si Sir Jun Ayensa. Sir Jun, ano naman yung mga tips na pwede nating mabigay? Kasi di ba sabi mo kanina, stress. So pagka na-stress, minsan humihinto ang pagbibigay ng gatas ng ating mga baka. Anong mga tips ang pwede natin ibigay sa ating mga kababayan? Yes, lalo na dun sa mga smallholder. Ano? Kasi dapat maintindihan yung science behind yung stress level ng baka na magpo-promote ng tinatawag na milk letdown. Noong nabanggit ko, yung nagpo-promote nun is a hormone, tawag kay oxytocin, ano? Yes. Once may stress ang baka, like maingay, masasaktan, at saka meron silang, hindi sila komportable sa bagong sistema, lalo na kung bago ang iba't ibang tao na kumukuha ng gatas. Instead of oxytocin, ang pinalalabas ng glands nila is yung epinephrine, yung tinatawag na
stress hormone, para siyang ano, hormone na hinuhold niya yung milk letdown. So dapat ang baka ay komportable tapos para tuloy-tuloy na yung pagagatas mo. Ano yung ginagawa niyo? So meron kasi iba nagpapatugtog pa ng music din sa barn. Na-try niyo 'yon? Pwede naman 'yon na so that meron silang ma-divert yung ano nila ba attention towards attention. That. Oo. Ang iba kasi nagpapakain dun sa ano, nagpapakain dun sa milking parlor para ang attention ng baka ay nandun sa pagkain. Lalo habang ginagatasan. Yes. Pwede pala yun. Oo, na ang attention nila ay nandun, hindi sila may stress kasi may masarap sa pagkain. Mm-mm. Nag-e-enjoy sila kumakain habang ginagatasan. Oo. Sa, usually sir, gano'ng kadami ang gatas na nakukuha nyo? Well, ano siya, depende kasi sa breed, genetics, at saka yung lactation period, lactation stage ng baka, no? But sa standard natin, meron tayong 10 to 12. Pero may baka, yung sa likod ko, kumukuha yan ng 18. 18? Oh. Oo, 18. Sa isang, ano, may oras ba yan ang pag-milking natin? Anong dapat? Two times a day ako nagbi-milking, 5:30 to 6 in the morning, and the other ano is 4:30 in the afternoon. 5 sa umaga, 4:30 sa gabi. Hapon. So buong yung say for example yung 10 kilos or 10 liters or 12 yung average buong araw na production na yan. Hmm. Tapos sir, paano ang storage natin yan ng gatas? Ang ano kasi dyan, dapat may cooling system. Eh, sa akin kasi, small holder lang. Diretso na yun sa yung home-based processing ko nung una. Eh ngayon, diretso na siya sa planta. Eh kung kailangan siyang i-store siya for how many hours, eh pwede siyang ilagay dun sa freezer at saka, or styro box na may ice. Like, cool down mo lang siya to 2 to 4 degrees Celsius so that hindi masisira. May ano ko, may parang nabasa ako regarding sa antibiotic kasi 'di ba minsan nagkakasakit pa rin yung ating mga baka. That's right. And then nalagyan natin sila ng antibiotic. Mm-mm. Paano ang ano niyo? Procedure niyo pagka naglalagay tayo ng antibiotic kasi antibiotic is parang yung mga tao takot sa antibiotic. Paano po ang ginagawa natin? Actually, may withdrawal period yan. Depende sa antibiotic, no? Pero kadalasan, penicillin-based, siguro mga 20 days na ng withdrawal nun. Pero kung mastitis siya, titingnan yung apat kasi yung teeth, ano? Eh, every quarter nun is independent. So, ibig sabihin, kung nag-treat ka ng isang teeth na naka-antibiotic, eh, yung tatlo, pwede mo pang magamit yun. Ah, okay. Hindi siya talaga yung nahawal lahat. Oo, pero kung intramuscular ka, like long-acting antibiotics, may withdrawal effect yun. Yung apat, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Oh. Oo, kasi nasa system siya, nasa blood. Opo. Pero kung sa akin, sa tingin ko, yung kasi yung apat na tits na yun, kung ito lang yun, kasi independent yun eh. Independent yun. Pwede, kung penicillin based lang, pwedeng ma-drain yun. Kung mastitis lang siya, ano? Mm-hmm. Oh, so yung tatlo. At saka yung, say for example, 20 days, hindi mo siya pwedeng gamitin. Kasi, so that it will not go into the processing, ano? Mm-hmm. So, kayo na pa natin nababanggit yung mastitis. Pwede mo bang i-share ano ba yung mastitis para sa ating mga kababayan? Ang mastitis kasi is a condition ng pamamaga ng dede or yung teats. Ano po? And dalawa yung cause niyan. It would be a mechanical mastitis na nanggaling sa labas. So for example, na-dede ng calf. Tapos para siyang namamaga. And then, actually, pag namaga yun, di ba, kadalasan, kung may infection, magpapadala ng
ng mga sundalo ng immune system doon sa antibodies, the white blood cells, ano po. So kaya yung dede eh, meron siyang ano, antibodies at nagre-react yun sa testing, ano po. And the other one eh, pupunta yan sa clinical o subclinical mastitis, eh talagang bacterial talaga sa ilalim. And it actually promotes ng, like for example, Staphylococcus, bacteria, E. coli, at saka iba't ibang klaseng bacteria na nasa ilalim. Ang causes naman nun is like hindi magandang milking practices, unsanitary yung barn or yung parang ganun. And then pumasok doon yung bacteria. So yun yung isang buong picture ng mastitis. Pero sa nabanggit ko yung apat na tips noon, pwedeng tamaan isa dalawa lang ang na mastitis, ang dalawa ay good naman. So ang testing noon, meron tayong tinatawag na California mastitis test na pwedeng gawin ng farmer. So that ma-determine niya kung alin dun sa mga magandang tamaan. Yes, tama po. Oo. Maganda yan para kasi minsan pag nakita mo na may sakit yung baka, huwag na natin gamitin. Oo. Para ano, ganun. Pero ngayon ko lang po nalaman na parang independent pala ang partits ng ano, oo, ng baka. Pwede mo pa siyang magamit. Pero kung respiratory kasi ang problema ng baka, saka nag-intramuscular tayo or intravenous. Hindi talaga pwede. Pero kung may nga rin ganun sa inyo, sir. Meron. Talaga tinamaan. Oh, meron. Sa loob ng ilang taon na yung performing, ilan ang parang naging mortality cases sa iyo? Ano ba? Medyo expensive learning din yung dairy ko eh, kasi marami-rami din. Siguro nasa mga 4-5. Meron din mortality tayo dyan. Kasi, yun nga, hindi natin perfect. Lalo na sa small holder na nag-start pa lang ng dairying at saka nag-aaral. Pero yes, sa ngayon, meron tayong experience kasi namatayan na tayo ng baka and it's very expensive cow. Yes. Hindi siya ordinary cow, ano po. Magkano na ang baka ngayon? Dito po sa amin sa New Bay City, yung maabot ng 200,000 pataas. 150 ang imported ngayon. Ngayon. Buntis na yun from National Dairy Authority. Pero magmamahal na yan kasi medyo paangat ang dairy industry ng Pilipinas ngayon. Yes. Because of the milk feeding program ng gobyerno. Itong milk feeding program, ito yung para sa mga bata. No? Ito yung parang napakagandang programa na kahit na walang schooling ngayon, tuloy-tuloy po na binibigay para makabawas po sa malnutrition na meron tayo. Tama po. Napaka-healthy ng gatas ng baka. Yes, tama. Yes, that's right. Pero sir, tama ba? Pagka may arthritis ka, hindi ka pwede uminom ng gatas ng baka? Well, hindi ako masyadong ano dyan kung arthritis. Kasi kung arthritis siya, ay more on the protein, ano po, na at saka urease. Hindi naman masyadong mataas ang urease ng ano sa baka. Yun. Pero lactose siguro, kung lactose intolerant ka. Yun. O yung tao, baka... Ramdam mo agad. it's good to to consume muna ng mga non-lactose dairy product like, well, ang yogurt and fermented, parang pinonsume na ng bacteria ang lactose nun. So, kunti na lang talaga ang lactose dun. Tapos it can promote ng growth ng good microorganisms sa ilalim. And well, it will give you more time to really magiging immune ka dun sa lactose intolerance. So, kailangan mo nang ano. Kasi Filipinos are not, sinasabi nila, we are not milk consumers nga. So that's why maraming lactose intolerant. Opo. Mas malakas sa kape. Mas malakas sa kape. Tama. Opo. Lalo na sa North. Diyan sa inyo. Mm-mm. Bali, sir, meron tayong tinatawag na ultra high temperature milk. Gumagamit tayo na to para sa inyo.
Medyo ano kasi yan, mahal yan eh, yung UHT. UHT, o lang tinatawag. Ultra high temperature, tapos ang packaging nun is nandun na sa Tetra. Tetra brick, sa Tetra pack. So hindi natin kaya sa small holder. But there are companies or cooperatives, baka pupunta na sila doon. Malaki-laki din yung investment niyan. At saka, I think sa ano ko, computation ko, it will take you about 10,000 liters a day. So that maganda yung return mo kung nag-UHT ka. Kasi nakapunta ko sa Vietnam, meron silang ganun. And ang investment doon nasa 200 to 300 million sa pera natin. Pera natin. Pera natin, yan. So, UHT na yun. So, di ko lang alam ngayon kung ano yung investment ngayon. But, it's actually more than a sterilized milk, you know? Kasi UHT process yan. Tapos naka-tetra pack na. Oh. Pag-usapan natin yung products nyo. Saan ang market nyo ng inyong mga gatas? Ano siya, local lang. During the early pandemic, nag-deliver pa ako sa mga offices at saka may nagluluto pa ako ng gatas, pasteurized milk, coco milk, at saka mga yogurt. Local pasteurized siya. Coco milk, tama ba? Pasteurized milk at saka mga choco milk. Choco milk. Opo, choco flavor. Yeah, may mga flavored na. At saka may yogurt. Meron din tayong yogurt. So, local lang ang market kasi hindi naman masyadong malaki yung production. And then, ngayon, we are partnering with the National Dairy Authority with other farmers in Caraga and Misamis Oriental. Bumibili tayo ng gatas para sa milk feeding program from the dairy farmers. So, pinoprocess natin dito so that yun yung gagamitin nila nila doon sa feeding program. So, we are now part of the industry na nasa production saka processing din. Ano po? Some farmers, we can buy their milk so that hindi na sila magbebenta sa iba. At saka hindi na rin sila magpo-process kasi medyo ano eh, maselan din yung processing. Processing, ay, yes po. So, sa inyo, yung isang bote magkano? Well, nasa 90 to 95 pesos ngayon ang isang litro ng pasteurized milk na gatas. Pasteurized. Ang yogurt naman is nasa 130, ganun. 150. So, ano lang, medyo may added value siya compared to raw milk only, ano po. Pero you have to be yung isang industry like a cottage industry like this, we have to develop our market so that alam mo nyo naman na ang bakay araw-araw kumakain. Kahit puro sabi natin na puro grass lang yan, yung grass na kinakain po ngayon ay imported na rin. At saka kailangan mo i-develop din yung area, yung parang ganun, so gastos. Tubig, kuryente, gano'n. Kung ako ay isang OFW, magkano ba ang pwede nating investment para po dito makapagsimula tayo? Well, I have a business plan for that, for 25 cows, na isang packet talaga yun. 25 cows, mga 6 million. 6 to 7 million. Buo na yon. Buo na yon. So, meron kasama na yung barn, milking parlor. Yun, lahat-lahat na. Tsaka yung may supply na pagkain yon for siguro mga 6 months. Kasi ang business plan nun is it should generate income already so that ma-continue. Kasi pag nanganak ng mga yun, dadami na rin yung papakainin. Opo. So, ang mga payback period nyo nasa mga 3 years. 3 years, makakaano ka? 3 to 5. Oh, three. So, return of investment is 3 to 5 years. Oh, may gatas ka na, tsaka may cubs ka na rin. And then, pwede mo ba din ibenta yung mga cubs mo na pang meat type? At least, makakakuha ka din ng additional. Right. Tama. Opo. Yes.
ang inyong farm ay Country Fields Agri, may tagline sa ilalim. Farm, I fun, learn, and nature. Bakit po? Yes. Actually, farm siya. Tapos, yun nga, we are now partnering with the technical Education Skills Development Authority, TESDA, for the farm school. And yun nga, yung accreditation namin ay on process na. And meron na tayong in situ ngayon. I'm an in situ holder already for poultry and swine. At saka kukuha pa tayo ng assessment for the ruminants. At saka organic agriculture, meron na rin tayo no? Na in situ holder na rin tayo. So, yun yung learn na ano na component. Yung nature naman, ito kasi is ang area na to is rich in natural resources. Gusto nating magiging farm tourism area later on. So that it can be developed into not only just a farm and a training ground or training a training entity, but a tourism entity also. Na nag-o-offer tayo for local tourists, milk, yung native chicken na pagkain, at saka one industry kasi na nandito kami since sa paglipat namin dito is we are a producer of makapuno. Makapuno. Oh, kasi yun nga, nagtanim kami ng makapuno. Yun yung story nun. We have a tissue culture laboratory for plants and embryo culture laboratory ng makapuno. But it's a long gestating industry, kaya nag-integrate tayo ng livestock. Yun yung story, bakit may dairy. Kasi dairy is a daily enterprise. Eh, makapuno ngayon, ano na rin. Namumunga na rin yun. So, yun yung gusto naming i-offer sa mga local tourists or even international tourists later on. That's why may nature na component. Nakasama. Ang farming natin. Tama po. Opo. Kaya nga, akala ko kanina, coco and milk eh. Kasi isip ko, may makapuno kayo. Akala ko eh, pinagsama na. Hindi, yung yogurt natin, may yogurt makapuno flavor na yun. Ah, meron na. Oo. So, marami later, palang makikita sa inyong farm. Later on, kung planta natin yung magpuproduce ng ice cream, eh meron tayong makapuno ice cream. Yun ang masarap. Sir Jun, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Oo. Anytime. Opo, salamat po sa pagbabahagi nyo ng inyong mga kaalaman, lalo na po pagdating sa daily, no? Ang dami ko pong bagong inputs. Nadagdagan na naman po. So next time po, sir, baka yung makapuno, pwede natin mapag-usapan. Ay, oo. One of the, ano kasi, industry na medyo may edge tayo is yung makapuno industry. Mm-hmm. We have a good relationship with yung national scientist na si Dr. Linda Rilio. Pwede nating invite din siya. Yes. Kasi we are one industry, the makapuno industry. From embryo culture to processing. Ayun, maganda yan. Mas magandang topic po yan. So sana po sa susunod, iayusin natin yung schedule, sir, ha? Oo, makapuno naman tayo kasi naman. It's an edge to the coconut industry na parang ang value adding nun is maganda. Opo. Kaya nga, later ko lang din nalaman na ngayon lang din ulit nagkakaroon ng promotion for the coconut industry eh. Looking forward po kami dyan, sir. Maraming salamat po ulit, Sir Jun. Maraming salamat, Amy. Madami na naman po tayo natutunan sa ating naging guest today na si Sir Jun Ayensa ng Country Fields Agri from Butuan pagdating nga po sa pagmamanage ng cattle farm, dairy cattle farm at maging tips po sa pag-aalaga ng mga baka. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood sa amin. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri tayo dyan. Agri Ako Dyan.